Paid or organic? Organic. Lazada sponsored products or Facebook ads? Facebook ads. Ano ang kantang magde-describe sa 2020 mo? Sing it. Good morning, Dropify, and for today, we're going to visit Juhayrah Lacson, our top dropshipper. Magkakaroon tayo ng konting kwentuhan at mas makikilala pa natin si Juhayrah Lacson. And meron tayong surprise activity na gagawin natin kahit siya hindi niya alam. So ready na ba kayo? Let's go! Guys, tara na! Guys, ngayon, hindi ako makatingin sa camera. Papunta tayo ngayon kay Juhayrah Lacson. Kasama natin ang commercial team. Woo! Woo! Parang ako lang yung masaya na. Pupunta natin si Juhayrah. So, we are on our way. Papunta kay Juhayrah. Excited kami na mas makilala siya. And sana kayo din excited kayo makilala siya at saka malaman niyo kung paano niya ginagawa o ano yung ginagawa niya para maging successful sa dropshipping. So abangan niyo yan. Sa ngayon, magda-drive muna ako. Kita-kita tayo ulit mamaya. Ngayon, kasama natin si Juhayrah Lacson. Nandito tayo sa kanyang condo para mas makilala natin si Juhayrah Lacson. Si Juhayrah Lacson nga pala guys is one of our top dropshippers sa Dropify. So malalaman natin kung ano yung mga ginagawa niya, paano niya ginagawa para ma-achieve niya yung mga sales na nakukuha niya sa Dropify. Pero bago niya sagutin ang lahat ng mga tanong, kasi Juhayrah, nagpa-survey tayo sa Facebook, tsaka sa TikTok kung ano yung mga gusto nilang itanong sa'yo. So, yun yung mga sasagutin mo. Hopefully, handa ka na. So, habang sinasagot niya yan, ang activity na gagawin natin is with a twist. So, kakain tayo ng spicy noodle. Ay, so, ngayon, mga basic questions muna. Okay, ready na ba kayo? Sure. Ready na? Okay. Sige. So, kain muna tayo. Tingnan namin kung ano yung lasa talaga niya. Masarap ba siya? May lasa. Dapat pakinggan yun, wapang kumakain. Mmm! Nakakain pa ko sa'yo. Mmm! Yung naman sabi. Hindi, wala pa. Normal pa lang siya. Normal pa. So, antayin natin yung subuko na si Juhayrah. Siguro mga next year yung subuko siya. Wala. Kaya. Okay, sige. Para sa ating first question. Juhayrah, describe your 2020 in one word. One word? Ang dami niyan! maganda. Oh, bakit maganda? Dahil lang dyan si Dropify. Yeah! Baka naman, Dropify. maganda yung 2020 kasi sa amin na, kasi instead na parang downfall siya, although may mga challenges talaga, pero yung naging dating sa amin, lalo na nung, dahil sa dropshipping kami kay Dropify, ang ganda ng income namin ng 2020. Kaya kung i-rate ko siya, i-weigh ko siya, ang ganda. Kaya nga, ganda din ako. Yeah! Okay, so narinig nyo naman guys, sa kalagitnaan ng pandemic, nakakita ng opportunity sila Juhayrah para mag-earn ng income through dropshipping.
So, yeah, yan ang sagot niya. Maganda daw ang kanyang 2020. Okay, move tayo sa second question natin. What is your most unforgettable experience while you were exploring e-commerce for dropshipping? Pinaka unforgettable moment mo daw. Unforgettable. Siguro yung may mga nakilala kong magagaling na tao. Yun. Ano? Hindi mababangong tao. Mababangong gwapo. Hindi, ayun. Yung mga ano magagaling na nag-e-com. Kasi, ano eh, parang na-influensyan tayo. Pag magaling sila, na-inspire akong maging magaling din. Mag-aral pa. So, pwede mo bang sabihin na if you want to be successful, you should be with people who are also successful. Actually, parang hindi naman specifically na kasama mo sila, pero siguro pina-follow kasi sa social media yung mga magagaling, yung mga puro positive lang sa buhay kasi eventually parang naapektuhan tayo eh, na-adapt natin siya. So, di ba? Puro nega yung nakasama mo. Nega ka din. Correct. So, pag positive siya, positive ka din. So, ayun. Okay. Dami natin natutunan kay Juhayrah. Kaka-umpisa pa lang natin. Kain mo na kami. Meron ba? Tawa. Baba mo ito, baba. Okay, third question. Paano? Hindi. Actually, natingin lang ako pero hindi ko nababasa. Okay. Full-time ba kayo sa Dropify or dropshipping? Yes po. Full-time kami kasi ano, since kumikita na kami ng malaki, so when we say malaki, malaki talaga siya kaysa nasa corporate kami. So ito lang, bigyan namin kayo ng idea, yung kinikita namin is 1 year ng, nung nasa corporate kami, yung monthly income namin. So syempre, dahil ganun yung bigay sa amin, di nag full time na kami. Mas nag-elevate yung result, mas nakita namin yung potential, kaya ayun. Mag-resign na din kayo. Para sabay-sabay tayong umangat. So, linawin natin guys yung sinabi ni Miss Ju. Sabi niya, yung kinikita daw niya sa corporate na isang taon, kinikita lang niya dito ng buwan-buwan. Mm-mm. Gusto niyo ba yun? Gusto nila yun, syempre. Resign na. Resign. Okay. So, sige. Next question tayo. Medyo mahirap-hirap na to. Naranasan niyo na bang ma-zero? Sales? Zero sales. Well, let's say, mababa. Gano'ng kababa yung pinakamababang sales? Siguro nung nagsistart pa lang ako, parang yung 1 month sales ko is, first month ko kasi is January 6, 2020. Siguro, ang payout ko lang is nasa 400 pesos. Bruh. Kasi first month. Hindi ko kasi inalam. So, nagbayad ka ng subscription fee, tapos ang payout mo, 400 pesos. Oo, first month ko is lugi talaga ako, parang wala akong kinita. So, ayun, sabi na, tama pa yung ginagawa mo. So, so nag-subscribe na naman ako ng February, so doon na ako kumita. Okay. 400 pesos, siguro nabenta ko ng mga 3 sapatos lang. Tapos kumita ako 400 pesos. Uh-oh. Ano naramdaman mo noon? Inisip ko kasi dati, sige, hayaan mo na, baka hindi sa akin. Iniisip ko talaga dati, mag-unsubscribe na lang ako kasi parang hindi ko alam paano ito gawin eh. So, ayun. Buti na lang, medyo malakas loob natin. Yan. Okay. So, next question natin, ano yung nagpa-convince sa'yo para mag-join ka kay Dropify? Yung idea na wala akong ilalabas na puhunan talaga sa items. Kasi, yung iniisip ko kasi yung subscription fees, para siyang renta. Nagre-renta ko ng pwesto. Pero yung puhunan, kasi nakapag-try na din ako magbenta. So ayun, yun talaga yung isa sa mga nag-ano sa akin. Na, saka yung mga products nila is parang kayang i-market ng mga starting na tulad ko. Parang hindi siya ganun kamahal. Kaya kayang-kaya ko pa siyang patungan ng malaki. Ayun.
Okay. Subukan mo, Jera. Ito na natin, magsasagutin ito ni Miss Ju. Single ako, single ako. Yun ba yan? Okay, question natin. Paano nyo nalalaman kung ano yung winning product nyo? Ano? Winning product? Actually, wala naman kaming specific na winning product eh. Kapag sa tingin ko, kaya ko itong ibenta, ginagawa namin siyang winning. Parang, nasa pag-pitch siya eh. Wala, kasi, sa pag-dropship, wala kaming specific na winning. Halos lahat ng mga si winning. Kaya na ginagawa na lang namin siyang winning product. Okay. Sa yung funnel mo mismo ng pagbebenta, kung paano mo siya minamarket. So, yan yung strategy ni, isa sa mga strategy ni Juhayrah. Hindi siya nakafocus sa iisang item na, kunwari, ito yung malaki yung sale mo, dun ka lang. Uh-oh. So, iniikot-ikot mo din, tas lahat ginagawa mong winning product. Oh, actually, ganun yung parang isa sa mga sa amin, siguro, yung tawag dito, nagpalakas sa amin. Kasi, hindi kami nakatutok lang sa ilang SKU. Halos lahat nagagalaw namin. Parang ganun. Yeah. Para sa mga nanonood din, ang main responsibility talaga ng isang dropshipper is to market the product and advertise mm-hmm. it. So, yun ang talagang ginagawa nila, Miss Ju, para tumaas yung sales nila and lumalaki yung sales nila kasi hindi sila nakafocus sa isang SKU lang or isang item. Nililibot nila, tinitingnan nila lahat ginagawa nilang winning item. Oo. That's the secret. Shared inventory tayo. So, syempre kapag ginawa namin tong winning, may times na talagang mauubos yung stock. So, problem siya, which is yun yung problem na ibang nagda-dropship na pag wala ng stock yung specific na sa tingin nila, winning nila, nanghina na sila. So, kaya kami, naghahanap din kami, lahat namin binibenta para kapag yung isang item na mabenta sa amin, wala na, at least tuloy-tuloy kami, hindi kami nasi-zero. Alam niyo na. Okay, so, bago yan, kailangan, ano yung pin code nito? Okay, next question. Next question tayo, guys. What are the factors did you consider before choosing a subscription? Ano? Yung items. Mga items. Check ko yung cost, yung picture, syempre, kung ano yung provided na picture ni Dropify. And then, yun lang. Okay. Kasi hindi naman natin na-check yung inventory. So, syempre, pag maganda sa tingin ko, at saka maganda sa isip ko, kaya ko pa itong pagandahin pa. So, ayun na, uhin ko na siya. Yeah. Sa dropshipping kasi, guys, wala kang actual inventory. Tama? Mm-hmm. Ang hawak mo talaga, yung picture ng supplier mo, or picture ni Dropify in this instance. So, picture yung number one talaga na tinitingnan. At saka, kung kaya mo ba i-market yung item? Kasi, okay. Bakit ka pipili ng subscription? For example, ikaw ay isang lalaki, mahilig ka sa motor, di ba? Pero ang pipili mo subscription, pang baby, di ba? So, tingnan niyo rin, di ba? More than the product, tingnan niyo kung kaya niyo siya ibenta. So, yun yung mga nakita ni Ju. Kaya ko bang ibenta? Maganda ba yung item? May picture ba? Okay ba yung picture? So, yun yung naging basehan niya sa pagpili ng subscription. Okay, so next question. How long did it took you to have above average sales? Hindi ko ano kung paano yung average sales niya. Pero sa first month ko is, ayun nga, 1,000 plus lang yung gross sales namin. Pero sa second month namin is, alam ko na sa around 300,000 agad kami. Kasi na ano ko na siya. Kumbaga, nakapa ko na si Dropify. Depende siguro sa'yo kung paano ka mag-set ng average sales mo. Pero ngayon, nasa 7 digit na kami. Yes, 7 digit! Depende kasi sa'yo kung paano mo yun, ano yung average sales mo eh. So, average sales namin is around 200,000 to 300 weekly. Which is, nakuha naman namin siya, na-attain naman namin siya nung after ng ECQ. Yeah, so kung babasihan natin yung testimony ni Ju, on the second month, nag-start na siyang kumita ng
masasabi na natin na above average. Oo, diba? Kasi actually yung ano namin, costing is ano, ay yung ano pag markup pala is ano kami times 2 sa cost. Ay parang 50% ng ano ng payout ni la Dropify is sa amin na pupunta. Okay, ba ito may ito additional. Ako naman to question ko naman to sa Eju. Sa pagpa-pricing mo, bakit ka nagde-decide na ganoon kataas yung markup yun na ipapatong mo? Kasi pag iniisip ko yung pictures ko, mas maganda naman akong gumawa. Alam kong worth it siya pag inano ko siya ng mas mataas, kaya ko siyang makuha yung mga market na hindi napupunta sa iba. Kasi yung usual yung ginagawa nila, pababaan ng price eh. Yung ibang dropshipper, pero may napansin pa akong nasa 20-30 pesos lang yung markup. Mas okay sa akin pag ganito yung markup ko, makukuha ko yung maayos na market. At sa kahit ganito lang yung benta ko, ilang pieces lang. Ano, same kami ng sales ng kabila. Yeah, okay. So ang na-pick up ko dito, you should not be focusing on how your competitors does it, pero focus ka kung paano mo siya i-market because you know your skills, your abilities. Oo, at saka yung target market mo, kilala mo na. Kapag dropshipper ka na, makikita mo na, ah, dapat pala ganito. Hindi pala dapat masyadong mababa. Kasi, yung mga price na, yung cost ni Dropify is kung titingnan mo sa mga platform, andun na eh. Same item sa SRP nila sa cost kay Dropify. Pero, halimbawa, yung isang 98, magsasabi na kami. Yung 98 pesos na shoes is 95 siya sa iba. Sa Shopee, mas mababa pa. Pero nabebenta namin siya ng 399. So, ayun. Diba? So, ganun siya. Sana naiintindihan niya. Sana natututo kayo sa mga kinukwento ni Ju. Exclusive to guys. Exclusive interview. Okay guys, so dyan nagtatapos ang ating kwentuhan with our spicy noodle challenge. Pero bago natin officially tapusin, meron tayong segment na tinatawag natin fast talk. Yeah. So tingnan natin. Diretsong sagot, Ju. Walang explanation. Kailangan mabilis ha. Sige po. Okay, ready? Okay. Coffee or tea? Coffee. Sweet or salty? Sweet. Flowers or chocolates? Flowers. Single or ready to mingle? Paid or organic? Organic. Lazada sponsored products or Facebook ads? Facebook ads. Ano ang kantang magde-describe sa 2020 mo? Sing it. I am the best. Ng 2021? Oo. Thank you guys sa panonood ng ating vlog. Maraming salamat ulit, Miss Juhayrah. Hey guys, huwag niyong kalimutan to like, share, and subscribe to our YouTube channel. Susunod. Yay! Thank you, Dropify. Thank you, Dropify. Bye.